ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magpon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri anay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig, ano pat nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig, upang tanging para sa iyo makapamuhay ng may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami nawa ay tumatahak sa iyong landas, ay makalakap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Ito ang ipinasasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako
ang Panginoon. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay." Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan sila'y ubod ng dami. Parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto. Wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan, ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayaan magpuri. Yamang nangaligtas sa tulong ng puon, sa sariling bayan, sila ay tinipot pinagsama-sama, silangat kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong na lumagak sa ilang nadako at doon nanahan. Sapagkat sa lungsod ay wala nang lugar silang matirahan, wala nang makain, kaya't nangagutom, nauhaw na lubha, ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na nanghina. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y magipit sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag at dininig naman, sa gipit na lagay sila'y iniligtas. Inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan, tuwirang dinala sa payalapang lungsod at doon tumahan. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat
dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Ang nangagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Panginoon, ituro mo na yung landas ay sundin ko sa pagtaksa totoo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagtipon-tipon ng mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautosan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guru, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautosan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pangalawang mahalagang utos. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay sa buong kautosan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Sa mga panahon na tinatanong ho si Jesus, ang kadalasan ay nais silang subukin si Jesus. Parang exam, ano? Tatanungin ka para subukin kung ano ang alam mo, kung anong natutunan mo, o natutulog ka lang. Sa Ebanghelyo, nung nalaman na napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo sa kakatanong nila, ang mga Pariseo naman ang mga nagpunta. Bilang dalubhasa sa kautusan, tinanong nila si Jesus para subukin. At sa bawat pagtatanong at bawat pagkakataon, ginamit ito ni Jesus para turuan ang mga nakikinig sa Kanya. Para sila'y matuto. Kaya maganda rin para sa atin bilang Kristiyano na handang makinig kay Jesus, ay bukas din ang ating puso at isipan na matuto sa Kanya. Na kung ano ang pinakamahalaga sa buhay natin. Ano ang pinakamahalagang utos na ating tutuparin, na ating susundan. Dahil kung mahalaga ang Diyos sa atin, Siya'y pakikinggan natin, Siya'y susundan natin. At bilang mga deboto sa Biyernes na ito, ang araw na pamimintuho at pagdidebosyon natin kay Jesus Nazareno, ang deboto ay
handang matuto. Gustong matuto. Kay Jesus Nazareno na kanyang guro. Kaya kung gusto natin palaguin ang ating debosyon sa Kanya, palalimin ang ating pagmamahal sa Kanya, magandang makita sana na ang mga deboto na kikinig sa aral at turo ni Jesus Nazareno. Kaya sana sa buhay din natin, handa tayong makinig sa Kanya. Handa tayong matuto sa Kanya. Hindi yung sa anong nakasanayan natin, yun yung pagdidiinan natin. Kasi yung mga Pariseo at Saduceo, ang lagi nilang dinidiinan, eto nakasanayan namin eh. Eto nakagawian namin eh. Pero sabi ni Jesus, hindi ganyan pasimula. Ganito sana dapat yan. Ganun yung paraan ng pagtuturo ni Jesus. Tinuturuan niya ang mga Pariseo at Saduceo at ang mga nakikinig sa Kanya tungkol sa mga aral at turo ng Diyos. Maganda sana bilang mga deboto ay nakikinig tayo sa Kanya. Yung mga Pariseo at Saduceo, hindi nakikinig kay Jesus. Ang gusto nila, mapatahimik si Jesus. Hanapin yung mali sa Kanya. Hanapin yung pagkakamali o maliit na butas na magkakamali si Jesus. At yun yung palalalimin nila. Pero si Jesus, ang bawat pagkakataon ay ginamit niya para turuan ng mga tao na sumunod at magmahal sa Diyos. Ang santuhong pinagdiriwang natin ngayon, si Santa Rosa ng Lima, ay tagasunod din ni Jesus Nazareno. At dahil sa matindi niyang pagsunod kay Jesus Nazareno, nais niyang italaga ang kanyang sarili para kay Jesus. Ang nais ng mga magulang niya, siya ay mag-asawa. Pero siya ayaw niya. Gusto niyang magmadre. At dahil siya ho ay maganda, kaya ho ang tawag, ang naging pangalan niya ay Rose. Para tumigil yung mga manliligaw sa kanya, ang ginagawa niya ay pinuputol niya yung buhok niya. Sinusugatan niya yung mukha niya. O minsan kinikis-kis yung asin o kaya paminta sa kanyang mukha para siya ay pumangit. At wala nang manligaw sa kanya. Siguro iba dito magkaisang pimpo lang takot na takot ka na. Pag yung tumatanda na, nagkaroon lang konting kulubot, sabi ng pangit, pangit ko na. Pero si Santa Rosa, di bale kung ano ang itsura niya, ang ginawa niya, itinalaga ang buhay niya sa pananalangin. Kaya ho, ang kwento sa kanya ay 2 oras lang daw siyang natutulog. At ang buong araw ay inaalay niya sa pananalangin at pag-aalay ng sakripisyo para kay Jesus. Ganun yung tugon niya sa ara sa panyaya ng Diyos sa kanya. Sa kanyang pakikinig sa mga aral at turo ni Jesus Nazareno, itinalaga niya ang buong sarili niya para kay Jesus. Binigay niya ang buong sarili niya para kay Jesus na nakilala niya at minamahal niya. Tayo mga deboto, tulad din ni Santa Rosa ng Lima, kahit ano man ang estado natin sa buhay ay iniimbitahan at inaanyayahan na sana sa ating pakikinig sa mga aral at turo ni Jesus Nazareno ay tutungo tayo sa pagtatalaga ng ating sarili sa Kanya. Ang deboto ni Jesus Nazareno, itinatalaga ang sarili niya para kay Jesus.
Dahil si Jesus ang pinakamahalaga sa buhay niya. Si Jesus ang number one sa buhay niya. Si Jesus ang pinaglalaanan niya ng buong isip, puso at kaluluwa niya. Dahil mahal niya si Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ihayag natin ang ating mga panalangin ng may pag-ibig sa ating kapwa tulad ng ating paggalang at pagpipitagan sa ating mga sarili. Ang ating itugon, Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway umakay ng mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin, naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan, naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos, kung saan ang bawat isa ay natuturuang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, ibinunyag mo sa amin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong mga utos. Ngayong aming dinadala sa iyo ang aming mga kahilingan, bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong mga utos. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alakating na pa'y sa tanan, ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hining pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Rosa, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay mapaging tapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak namin ang mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Hesukristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ang tanan. Ito ang pinanggagalingan namin ngayong nililingon, dito mo rin nais kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sana ni bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Salamat po sa inyo, mahal na pong Jesus Nazareno. Ang halimbawa ko ninyo, ang siyang gabay sa buhay ko. Tigib man ng pasakit at pagsubok may walang patid, kasama mo sa yapak mo, lahat ito'y may tatawid. Langit ay abot kamay, mahal na poong Jesus Nazareno. Katulad mo ang pag-ibig, ang siyang daan sa buhay ko. Mahirap mang magpatawad, alay ang lahat sa buhay ko, ikaw ang siyang pinamahal, sa kapwa ko'y larawan mo. Kapayapa at pagkakaisa, mahal na poong Jesus Nazareno.
dalangin ng bayan mo, may hidwaan nagtatalo. Sa krus mo ay pinakurin ang salang sugat ng mundo. Pag-ibig mo'y nagbubuklod, sa misa mo'y nagsasalo. Mayroong handog ka sa amin, mahal na pong Jesus Nazareno. Kanyang loob, kanyang dugot, ang nais mo'y tularan ko. Walang maliw na pag-ibig, salita mo sa buhay niya'y sambit. Abang Maria, inang mahal, sa mong dugo'y pinagkamit. Salamat po, 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 salamat po. Announcement. Ang Ministry of Altar Servers ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maging lingkod sa dambana ng Poong Jesus Nazareno bilang sakristan. Inaanyayahan namin ang mga kalalakihan na may edad 10 hanggang 21 taong gulang na lumahok sa aming training program. Para sa mga nagnanais na lumahok, maaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altar Servers, Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may dala-dala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
sinasamba ka namin. Inihintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at tasan. Espiritu Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwan natin namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwan natin ka namin.